Gwaping, saan mong panig ng mundo? Nandito ako ngayon sa Canada at gusto ko lang kayong batiin ng mabuhay ka. At kung Europe, US, Middle East, Philippines, Pinoy ka, astig ka. At ngayon, ang share ko naman sa inyo, paano ma-inlove sa iyo? Yung attract ba yung Pinay? Kasi, ay, yung puti. Kasi, halimbawa, nandito ka sa Canada, no? Marami ditong mga successful na mga Pilipino din eh. Gaganda ng malayo ang narating eh. Ako dumating dito walang wala eh. Ngayon eh wala pa din. Ano lang pagkakaiba ko sa kanila? Eh marami akong chicks, maraming puti. Kasi alam mo kasi ang Pinoy bigkas talaga sa atin yung mga Ginoo eh. Pero bihira yung mga Ginoo na medyo bastos eh. Ngayon, kung meron kang katangian na ganon, yun ang mga gustong-gusto ng puti. Ano bang puti? Puti ah, hindi Pinay. Ang Pinay, ang puti kasi, kapag ka nagkita kayo, bo, sabi namin, mag-date tayo, di nag-date kayo ng puti, ano? Magkikipagkita kayo. Tandaan mo, yan, marami rin nakapaligid dyan. May tinatawag tayong alpha, beta. Yung mga lalaki na yung mga beta, yun yung mga mababa ang self-confidence, sip-sip, yung mahiyain, ito yung mga tipong lahat gagawin talaga para lang kahit sumayaw. Pag sinabi ng babae, tayo, ganun. Yun yung mga beta, yun yung mga, siyempre, babae, gusto yun. Pero ang karamihan ng babae, yun talaga mga babae na yung mga, sabi na natin mga, may pinag-aralan, yun talagang pang ano, yung talagang babaeng matitino, ano, ang gusto ng babae yung lalaki na alpha, yun yung lalaki na yung lalaki ka eh, babae siya eh, sa isang bahay isang lalaki, isang itreat mo siya na queen, pero ikaw yung king. Yung mga beta, tinitreat nila yung mga babae na parang queen, sila tuloy yung servant, sila yung mga peasant, yun yung mga beta, yun ang pagkakaiba, laki ng difference nun. Ang alpha, iti-treat kita as my queen, pero treat mo naman ako as king. Ngayon, yan ang ngayon, nag-date na kayo, ano? Ipakita mo kaagad sa kanya, pero yung confidence mo na hindi ka desperate, na mararamdaman niya na nakipag-date ka sa kanya, kasi it's now or never yan eh. Para ma-inlove siya sa'yo, magustuhan ka niya, hindi ka niya magugustuhan nung oras na nagkikita kayo, magugustuhan ka niya pagka tapos ng date niyo. Kasi doon na de-develop yung attraction eh, kung ano yung pinaramdam mo sa kanya. Hindi dahil pinakain mo sa 5-star hotel o pinakape mo. So, hindi ganun. Halimbawa, nagkita na kayo, ipakita mo sa kanya na talagang safe sa sayo, nakasama ka. Tapos, yung personality mo naman, hindi ka bolero. Kasi alam ng babae, pag nambobola ka lang eh. Kasi siyempre, alam niya, pag nagkipagkita sayo, isipin niya, ito ba magiging tatay ng anak ko? Ito ba makakasama ko habang buhay? Ito bang lalaki na ito? Manluloko? Alam na nila yon. So, ang gagawin mo lang, simple lang. Pakita mo sa kanya na siya ang reyna mo. Ikaw ang king. Yung makita niya kagad siya na pagkasama kanya, safe siya. Tapos, yung personality mo na hindi ka bulero. Honest to goodness ka. Kung ayaw mo, so be it. Tapos, may sense of humor ka. Huwag mo ibebenta ang sarili mo na nakabili ako ng mga ganito, ng lupa at bahay, may mga sarili akong beach, wala yun, hindi ka magugustuhan doon. Kasi sa pagkikita nyo pa lang, ang tanong doon, yung babae ba na i-dinate mo, magkikita pa ka ulit kayo. So, yun ang tanong. So, kaya kailangan tiwala sa sarili. At yung tinatawag na may sense of humor ka din. Saka iba talaga yung intellectual, may talino ka din, may alam ka din, may skill ka, hindi yung parang nganga. Hindi ka makakakuha ng babae na matino na parang, makakakuha ka, yung mga kung sino-sino lang dyan. Pero, yun ang inuulit ko na yung mga kasama ko, hindi naman yung mga babae na pwede mong dampot-dampotin sa kalye, no? Bakit yun, mga coaching yan, mga Lamborghini, ang sasakyan ko, ano-ano lang eh. Basta tumatakbo lang, pero bakit sumasama sa akin? Yun, kasi may, ang pakikipag-date, skill din yan eh. Hindi yan yung parang bahala na, ano, si Batman, hindi ganun.
Kaya tinuturuan ko kayo ng tips para kung kaya ko, kaya nyo rin yun. Tiwala sa sarili, tiwala sa Diyos, at higit sa lahat, Pinoy ka, mabuhay ka.